Pahay ka ba kung magsasama na tayo sa iisang bubong? Hindi ko ginustong magkaanak agad. Alam ng lahat na hindi akin yung dinadala mo. Aanakan mo ko. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Dear Miss Anne, itago niyo na lang ako sa pangalang Ernie. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay kong karanasan. Isang nakakakilabot na pangyayari na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan na nangyari noong 21 years old ako. Binatilyo pa lang ako ay mahilig na akong magkagusto sa mga may edad na babae. Sa katunayan, Miss Anne, 12 anyos ako noon nung niligawan ko yung math teacher ko. Pinagalitan ako ng daddy ko noon. Sinabihan niya ako na mag-concentrate sa pag-aaral ko. Pero kahit anong gawin ko, nabibighani talaga ako sa appeal ng isang may edad na babae, lalo na yung mga single mom. Miss, excuse me, sa'yo yata tong cellphone. Oh, akin nga yan. Saan mo? Nahulog mo pagkatapos mong bayad sa cashier eh. Oh my God, but ikaw ang nakapulot. Eto miss, kunin mo na. Thank you, kuya. Kuya? Ako nga pala si Ernie. Ikaw miss, anong name mo? Athena. Hi Athena. Kala ko kanina, artista ka eh. Sobrang ganda mo kasi. 10 na ang anak ko. Ha? 10? Joke ba to or ayaw mo lang na ligawan? Hindi ako nagbibiro. 10 na ang anak ko. Anyway, excuse me, uuwi na ako. Baka hinihintay na ako ng mga anak ko sa bahay. Wait, Athena. Pwede ko bang makuha yung number mo? Sigurado ka? Siguradong sigurado. Pwede ba kitang ligawan? Isang hot mama si Athena, Miss Anne. Siya yung tipong habang tumatanda, lalong nagiging attractive at appealing. Hindi lang siya maganda. Napaka-sexy niya pa sa edad niyang 45 years old. Siya yung tipo kong babae. Yung kahit na may mga anak na, mas di hamak na maganda pa sa isang dalaga. Ano Athena, kailan mo ba ako sasagutin? Sa November 11. November 11? Eh di ba next week na yun? Oo, 11-11. At bakit naman nakaschedule pa? Favorite number ko ang 11. Bata pa lang ako, lagi ko nang nakikita ng hindi sinasadyang mga numbers na yan. Sa page ng book, sa digital clock ko, sa mga resibo, sabi nila kapag lumalapit sa'yo ang number 11, lalo ng 11-11, ay may mensahe ang universe para sa'yo. Isang guide na gustong makipag-communicate. Merong anghel na nagbabantay. Naniniwala ka ba sa mga anghel or ni? Oo naman. Aaminin ko sa inyo, Miss Anne, na-attract ako lalo na sa pagiging misteryosa ni Athena. Marami siyang alam sa mga bagay-bagay, sa mga hindi simpleng bagay.
Matalino siyang babae kaya lalo akong nahulog sa kanya. Ito siguro yung sinasabi nilang iba ang dating ng mga single mom. Marami silang alam sa buhay-buhay. At isa ng halimbawa, si Athena. Isang gabi, nakipagkita siya sa akin. Over dinner, nagulat ako sa inamin niya sa akin. I guess, panahon na para malaman mo ang totoo, Ernie. O bakit? Ano yun, Athena? 10 ang anak ko, pero isa lang ang buhay. Yung siyam, patay na lahat. Ano? Yung siyam kong anak, lahat nalaglag. Bakit sila nalaglag lahat? Ano bang nangyari? Huwag kang malungkot para sa akin. Hindi ako dapat malungkot, Ernie. Dahil may isang buhay, si Michael. Michael? Oo, si Michael ang anghel ng buhay ko. 5 taong gulang na siya ngayon, pero walang ama. Ako ang tatay yung ama ni Michael. Gusto kita mapangasawa, Athena. Payag ka ba kung magsasama na tayo sa iisang bubong? Seryoso ka ba, Ernie? Pag-leave na tayo, gusto mo ba? Mabilis ang mga pangyayari, Miss Anne. Nakita ko na lang ang sarili ko isang araw na sa bahay na ni Athena nakatira. At doon ko rin natuklasan ang mga bagay na hindi ko na sana nalaman pa. Dito ang kwarto natin, Ernie. Ilagay mo na lang yung mga bagahe mo sa kabilang kwarto. Gamitin mo yung lumang cabinet doon. Ano yun? Baka yung pusang ligaw na madalas pumasok sa kusina ko. Hindi galing sa kusina yung kalabog eh. Parang galing sa ilalim nitong sahig. May basement pa tong bahay mo? Oo. Doon ko pinesto ang study room ko. Study room? Ano yung kalabog na narinig ko? Baka yung anak ko naglalaro. Sa basement? Oo, paborito niyang magtago dun sa basement. Pero madalas wala dito si Michael. Nangangapit bahay. 5 taong gulang lang si Michael, hindi ba? Oo. So, hinahayaan mong mangapit bahay? Iba si Michael. Ibang klaseng bata siya. Unang linggo ko pa lang sa bahay ni Athena, alam kong may kakaiba na. Araw-araw, walang pinipiling oras. Nakakarinig ako ng napakalakas na mga kalabog mula sa basement. Parang may nakakulong sa loob ng basement na gustong makawala. May mga gabi na natatagpuan ko si Athena na may kinakausap sa dingding. Hindi ko alam kung nagdarasal siya o sadyang may kausap lang siya sa pader. Athena, anong ginagawa mo dyan? Stress na na madaling araw oh. Bakit ka nakatayo dyan sa pintuan ng basement? May gusto kong ipakita sa'yo. Matulog na muna tayo, alastres na ng madaling araw oh. Hindi, Ernie. Sila ang mga anak ko. Sila? Sino sila? Binuksan ni Athena ang pintuan ng basement at niyaya niya ako na sumama sa kanya pababa sa madilim at maagyo na parte ng bahay niya. Nang nasa ibaba na kami, laking gulat ko nang buksan niya ang mga ilaw. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Binibilang mo dyan? Athena, ano yung mga nasa loob ng garapon? Kinuha ni Athena ang isang garapon at ipinakita sa akin sa liwanag ang laman nito.
Napamura ako nang makita ko ang fetus na laman ng garapon. Tiningnan ko rin ang ibang mga garapon. Puro baby fetus ang laman ng bawat isa. Sila ang mga anak ko, Ernie. Mga fetus ang laman ng garapon? Oo, fetus lahat ng anak ko. Ang gaganda at ang gagwapo nilang mga bata, di ba? Lalo na kapag nakita mo si Michael, ang pang-sampu kong anak. Michael? Michael, anak? Halika. Magpakita ka kay daddy mo. Isang 3 feet na manikang puppet na yari sa kahoy ang inilabas ni Athena mula sa isang baol. Yung naririnig kong kalabog mula sa basement, tunog pala yon ang takip ng baol. Hello, Daddy. Ako po si Michael. Matagal na kitang gustong makasama. Athena, anong ginagawa mo? Bakit nagboboses bata ka? Ventriloquist ka ba? Natakot ako kay Athena. Pinagagalaw niya ang bibig ng puppet habang nagsasalita siya na parang bata. Ikaw ang pang-11, Daddy. Kailan mo aanakan si Mommy, Daddy? Gusto ko na magkaroon ng bagong kapatid eh. Bibigyan mo na ba ng baby si Mommy ko? Athena, tigil mo nga yung ginagawa mo. Nababaliw ka na ba? Shh! Yan din ang sinabi ng mga tatay ng mga anak ko. Huwag mo silang gayahin. Anong ginawa mo sa kanila? Ikinulong ko sila dito sa basement nung natuklasan nilang ina-abort ko ang sarili kong anak at inilalagay sa garapon. Baliw ka nga. Nakakatakot ka maging asawa. Diyan ka na! Saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan ng basta-basta. Ikaw ang panglabing isang ama na magbibigay sa akin ng panglabing isa kong anak. Ikaw ang magbibigay sa akin ng true love. Ikaw ang panglabing isa na lalaki sa buhay ko. Yan ang mensahe ng orakulo. Orakulo? Ulul! Paliwbitawan mo ako! Hindi ka makakatakas. Aanakan mo ko! Hinambalos ako ni Athena sa ulo gamit ang anak niyang si Michael na yari sa matigas na kahoy. Nawalan ako ng malay tao, Miss Anne. Nagising na lang ako na nakahubad at nakatali ang mga kamay at paa. Para akong lasing, umiikot ang paningin ko at antok na antok. Basta ang natatandaan ko lang ay nakatayo si Athena sa paanan ko. Hubot-hubad. Nagising ako na wala na ang mga tali ko sa paa at kamay. Bukas na rin ang pintuan ng basement. Agad akong nagbihis at tumakas, Miss Anne. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ni Athena. Sa takot ko, binlock ko ang numero niya. Sinabi ko ang lahat sa kaibigan ko, pero pinagtawanan niya lang ako. Nagpayo pa siya sa akin na huwag nang maghanap ng single mom. Dito ko na po tatapusin ang kakaibang engkwentro ko sa isang single mom na inakala kong magiging asawa ko na panghabang buhay. Maraming salamat, Miss Anne, sa pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam. Dear Miss Anne, magandang araw sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Hindi ko po alam kung tama ba na dito ko ipadala ang kwento ko, pero pakitago na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zara. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang depression ko. Pero ang naaalala ko, teenager pa lang ako, may mga episode na ako ng anxiety attacks at breakdown.
Sino na naman yung kachat mo, Anthony? Si Angela. Sinong Angela? Wala. Bagong kilala ko lang sa tropa ko. Kahapon maris yung pangalan ng kachat mo. Akala mo ba hindi ko napapansin yung ginagawa mo? Alam ko. Wala naman akong tinatago sa'yo, di ba? Kung sino-sinong babae kinakausap mo sa chat, kung kailan buntis ako. Oh, bakit? Ako ba man yan? Hindi naman, di ba? Alam ng lahat na hindi akin yung dinadala mo. Dahil pinagkakalat mo kung sino-sinong ibang lalaki nakabuntis sa akin, kahit hindi naman totoo. Alam kong ginagawa mo yun para ako mismo ang lumayo. Nagtitiis lang ako. Hindi ako papayag na lalabas ang batang to na walang kinikilalang ama. Hindi kita susukuan. Ganon nga po ang nangyari, Miss Anne. Hindi ako sumuko. Nagtiis ako. Pero lahat ay may hangganan. Nagkaroon ng bagong girlfriend si Anthony at yun na rin ang napangasawa niya. Lumala ang depression ko ngayong may anak na ako. Iniisip ko na baka ito na yung tinatawag nilang postpartum depression. Hindi naman ako nagpa-check up pa kaya inusyum ko na yun na nga siguro ang dinaranas ko ngayon. Ano ba? Hindi ka ba titigil sa kakaiyak? Ha? Kanina pa ako nahihirapan sa'yo! Zara! Bakit mo sinisigawan ng anak mo? Kakapikon may! Pinadede ko naman kanina. Iyak pa rin ang iyak. Kapag nabwisit ako sa batang to, itatapon ko to sa bintana. Tumigil ka! Ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Itatapon mo ang sarili mong anak? Masahol ka pa sa hayop, anak, kapag ginawa mo yon. Nahihirapan na ako eh. Hindi ko na kaya, Ma. Hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko ginusto magkaanak agad. Pero salamat sa Mama Annie ko, Miss Anne, kahit na lumaki akong walang ama. Si Mama ko ang tumayong ama at ina ko. Hindi niya ako pinabayaan kahit na nabuntis ako ng maaga. Pinakita niya sa akin na kaya kong maging mabuting ina. Nilabanan ko ang depression ko para sa Mama ko. Nico, anak, Mommy is here na, oh. Anong ginawa niyo ng Lola while I'm at the office? Mabuti naman maaga kang nakauwi ngayon, Zara. Kumusta si Nico, Ma? Ganun pa rin ang anak mo. Hindi pa rin nagre-respond sa akin. Ano kayang problema? Madalas siyang tulala. Minsan naman sobra kung gumawa. Patingin natin sa doktor si Nico next week. Yan din ang iniisip kong gawin, Ma. Sige, ipapacheck up natin ang anak ko. May autism ang anak ko, Miss Anne. Na-diagnose siya sa ospital na may autism spectrum disorder. 1 year old pa lang si Nico. Napansin ko na may kakaiba sa kanya. Iba siya sa mga babies na nakita ko. Nung lumaki si Nico, madalas sa kanya ko na ibubuhos ang galit ko. Dumating ako sa punto na, oo, aaminin ko na minsan nasabihan ko ang anak ko na, sana hindi na lang kita naging anak. Sana ipina-abort na lang kita. Hindi na sana tayo lahat aabot sa ganito. Hindi ka na mahihirapan, anak. Sana pinatay na lang kita ng mas maaga. Nahihiya ako at nasasaktan every time na nakikita ko ang anak ko na umiiyak, sabay yakap sa akin. He's turning 7 this year. And hindi pa rin siya marunong magsalita kaya hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ako. May mga gabi sa buhay ko na pakiramdam ko sobrang dilim ng buong bahay namin. Parang gusto ko na lang ipikit ang mga mata ko sa tuwing
nilalamo ng dilim ang paningin ko. May mga araw na hindi ako papasok sa opisina dahil wala nang ibang ginawa sa akin ang office mates kong lalaki. Kundi ang ibuli ako at bastusin. Uy, Sara! Mabuti naman, pumasok ka na ulit. Oo nga, Sara, namiss kita eh. Kaso ang aga-aga nakasimangot ka. Pare, wala kasi nagdidilig kaya lagi nakasimangot. Smile ka naman, Sara. Cold mo naman sa akin. Paano ko magiging single mom na hot niyan kung napaka-cold mo? Nako, sa sobrang cold, nagyeyelo na ang kuweba ng bata ni Sara. Totoo ba, Sara? Pakapangan ng kuweba. Titignan ko lang umiyelo. Ano ba? Parang Jake, tara na. Muusok na si Sara eh. Tara, kapag nangati ka, nandito lang ako ha. Ako kakamot sa'yo. Lahat ng sama ng loob ko na ibubuhos ko sa anak kong si Nico. Kapag uuwi ako ng bahay at nadadatnan siyang marumi, nanlilimahid sa tae at ihi. Ayaw tumigil sa kakaatungal. Wala nang ibang pumapasok sa isip ko, kundi ang patayin siya. Oo, Miss Anne. Ilang beses nang pumasok sa utak ko na patayin ang sarili kong anak. Isang bagay na akala ko normal lang nung una, pero lalong lumala nang magsimula akong makarinig ng mga boses. Mga nakakatakot na boses na may nakakakilabot na mensahe. Patayin mo ang anak mo. Itapon mo sa bangin. Dalhin mo sa kawayanan. Iwan mo siya doon. Hindi mo kailangan ng anak. Patayin mo si Nico. Patayin mo ang anak mo. Para sumaya ka na, Zara. Hindi. Patayin mo si Nico. Bakit ko gagawin yun? Para lumaya ka na, Zara. Patayin mo ang anak mo ngayon din. Hindi! Zara! Binabangungot ka! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako binabangungot. Pero nakakarinig ako ng mga boses. Ano? Hindi ko na kaya. Ayoko na. Natatakot na ako, Ma. Bakit? Bakit ka umiiyak? Kung ano-ano lang naririnig ko. Natatakot na ako sa nangyayari sa akin. Nababaliw na yata ako. Tumahan ka na dyan. Ayusin mo ang sarili mo. Sandali, pupuntahan ko lang si Nico. Ako na, Ma. Matulog ka na lang. Ako nang bahala sa anak ko. Sigurado ka? Oo, Ma. Ako nang bahala sa kanya. Nang gabi rin yun, ay dinala ko ang anak kong si Nico sa kawayanan. Ito yung liblib na gubat sa lugar namin kung saan maraming tinatapon na mga sinalvage na tao. Sinama ko ang anak kong si Nico sa madilim at madawag na kawayanan, Miss Anne. Dinala ko siya roon para iligaw sa gubat at tuluyang iwan. Anak, patawarin mo ko sa gagawin kong to, ha? Kasi hindi na kaya ng mami na alagaan ka. Kapag nakikita kita, pakiramdam ko ang laki-laki ng problema ko. Hindi na ako makahinga. Ang dami kong kinatatakutan, anak. Takot akong makita kang lumaki na inaapi ng ibang tao. Tulad ng ginagawa nila sa akin. Takot ako na kapag maaga akong nawala, wala nang magbabantay sa'yo. Takot ako sa responsibilidad. Naiintindihan mo ba ako, Nico?
iiwan na muna kita dito, anak, ha? Kapag may nakahanap sa'yo, sumama ka. Mahal kita, Nico. Tandaan mo. Mahal kita. Sana mapatawad mo ko. Malala na yata siguro yung iniwan ko siya sa kawayanan. Nakita ko yung lungkot sa mga mata ng anak ko. Hindi niya ako hinabol nung lumayo ako, pero hindi pa ako nakakalayo. Bakit mo iiwan ang anak mong nagmamahal sa'yo? Huh? Hindi nagsasalita si Nico, pero mahal na mahal ka niya, Zara. Ano? Bakit ka nagpapalamon sa dilim, Zara? Huwag kang tumakbo papalayo mula sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sino ka? Kailangan ka ng anak mo. At kailangan mo rin siya. Diyos ko! Ano bang nangyayari sa akin? Pakinggan mo ko, Zara. Balikan mo ang anak mo. Iuwi mo siya ulit sa bahay ninyo. At huwag na huwag mo na siyang ilalayo pa sa piling mo. May hiwagang dala ang maliit na boses na narinig ko, Miss Anne. Muli kong nilingon ang anak kong si Nico sa pinag-iwanan ko sa kanya. Nakangiti siya sa akin sa kauna-unahang pagkakataon, Miss Anne. Tumakbo ako at niyakap ko siya. Hindi ko pala kaya na mawala sa akin ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko, Miss Anne. Nico, anak, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Patawad kong naisip kong iwanan ka dito sa kawayanan. Sorry, anak. Halika na. Halika na. Uuwi na tayo. Feeling ko nung mga oras na yon, ako na yata ang pinakamasamang ina sa mundo, Miss Anne. Hindi ko talaga maintindihan kasi ang sarili ko. Dumating na sa punto na nawawalan na ako ng faith at nagba-backslide na ako. Pero mabuti na lang, sa kabila ng naririnig kong mga boses sa utak ko, may maliit na boses na parating pinapaalala sa akin na dapat huwag sumuko. Magtiwala lang kay God, dahil siya lang ang makakatulong sa akin. Yung maliit na boses na yon ang nagpapatino sa akin every time na mararamdaman kong wala akong kwentang ina. Miss Anne, hanggang ngayon nararanasan ko pa rin ang depression. I hope someday matapos na to. Ano po ba ang dapat kong gawin sa tuwing makakaranas ako ng halo-halong confusion, anxiety, at depression? Zara, ang pagkakaroon ng baby ay isang life-changing experience. Ang pagiging magulang ay maaaring exciting, pero maaari rin itong maging tiring at overwhelming para sa iba. Normal na magkaroon ka ng feelings of worry or doubt, lalo na kung bagong nanay ka pa lang. Pero kung ang iyong nararamdaman ay may halong kalungkutan or loneliness, may severe mood swings at frequent crying spells, baka nga may postpartum depression ka. Ang postpartum depression or PPD ay isang uri ng depression na nangyayari sa isang babae pagkatapos manganak. May mga ina na nakaka-experience ng hormonal, physical, emotional, financial, and social changes pagkatapos na manganak. These changes can cause symptoms of postpartum depression. If you have postpartum depression, tandaan mo, Zara, that you are not alone. It's not your fault.
And that help is out there. May treatment ang depression, Zara. Patingin ka sa ospital at humingi ka ng medical help from the experts. Sabayan mo na rin ito ng dasal. Lahat ng mga kababaihan na may pinagdadaanan katulad ni Zara, sumangguni sa mga eksperto sa mental health issues. Lagi nating tandaan, mental health problems don't define who you are. They are something you experience. You walk in the rain and you feel the rain. But it's important to keep in mind, you are not the rain. Magandang gabi sa inyong lahat. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim True Mystery Stories. Opo, tao lang tayo. Hindi perpekto at nagkagagawa ng mga maling pasya. Ang masaklap, may mga kamalian tayong nakapagdudulot ng matinding kapahamakan sa iba. Ang pinakamalala, may mga ganitong pasya tayong nakasanayan na natin para sa makasariling kapakinabangan. Ang resulta, may mga naaagrabyadong napipilitang gumanti sa atin. At may ibang paghihiganting lumulusot pa mula sa kabilang mundo upang sampalin tayong mga lapastangang patuloy na nabubuhay. Kumusta kwentong Takip Silim? Ako po si Jonathan ng Bacoor at narito ang kwento ng madilim kong karanasan, bunga ng pagiging halang ng aming kaluluwa. Kami ng mga kasabwat ko sa isang gawaing kinagagalitan ng marami sa inyo. Ang laking isda nun, pre. Mantakin mo ba naman 90 mil? Isang pasadahan lang? Akalain mo meron pa rin talagang utong-utong negosyante ngayong 2023, eh, no? Yun nga eh. Dapat tumihina na kinikita natin kasi marami nang aware sa mga ganitong modus. Kaso yan, marami pa rin mga mapera, mga utak mong gunaman. Magpasalapat na lang tayo, di sila natututo. oo na. Tiyah, sibat na ako. Tawag ka na lang kapag may racket ulit. Teka. Yung pera ko ah, baka mamaya niyan pati ako isahan mo eh. Grabe ka naman tol, walang ganun. Tropa tayo dito, damay-damay tayo. Antayin mo lang mamaya, isasend ko sa account mo. Di ka naman mabiro. Take your time lang pre, hintayin ko. Sir Jupiter, grupo kami ng mga scammer at hacker. Tirador ng mga bank accounts at e-wallet. Pakay naming kunin ang mga pinaghirapang pera ng mga tao.
Opo, maliit lang ang grupo namin. Sa katunayan, apat lang po kami. Subalit hindi pa rin biro ang mga nakukuha naming salapi. Madalas kasi naming target ang mga maliliit na negosyante at mga naglilikom ng donations for medical purposes. Kapag siniswerte, daan-daang libo ang kaya naming kitain sa loob ng isang linggo. Malamang marami ng mga listeners ang nagtataas ng kilay at mga nagagalit sa akin ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko. Deserve ko naman ang masamang tingin ng publiko. Pero sana pakinggan ninyo muna ako, lalo na yung mga may balak ding pasukin ang ganitong modus o yung mga involved na sa ganito. Sinasabi ko na sa inyo, huwag ninyo nang ituloy o itigil ninyo na. Please lang. Oh, musta? Ready na ba mga info ng target? Oo, handa na. Ikaw na nga lang iniintay namin eh. Nasunugan yan, di ba? Oo, tapos malubha yung anak. Nangangalap ng donasyon para sa gamutan. Mukhang marami-rami na rin nagbigay eh. Pero huwag tayo masyadong umasa na malaking laman ito ah. O siya, pasadahan na natin yan nung matapos na. Isang araw rumaket na naman kami. Yung kasama kong si Noel may nahanap na potential target. Gaya sa karaniwan, isa na namang nag-post sa Facebook para mangalap ng cash donations. Sinisiguro ng grupo naming targetin ang mga taong madaling linlangin at pasakayin. Yun bang mga taong halatang hindi maalam sa teknolohiya, lalo na sa mga e-wallet at online banking? Doon nga na kursunadahan ni Noel na targetin ang isang matandang tawagin na lang nating si Mang Delphine Santos. Hindi niya tunay na pangalan. Hello, good morning po. This is Attorney Garcia, staff ng inyong congressman. Ito po ba si Mr. Delphine Santos? Hi, opo. Ako nga ho. Sino ba sila? Ah, sir, confirm ko lang po ah. Kayo ba yung nangangailangan ng financial assistance? Opo. Ako nga po. Eh, kailangan po kasi talaga namin, sir, para sa bunsong anak ko, para mabuhay po si Mike. Kumusta na po si Mike po? Tama po ba? Opo, sir. Si Mike po, yung bunso kong anak. Ayun po, nasa ICU pa rin. Sabi ng doktor, baka hindi na raw magtagal. Eh, ayoko namang maniwala kasi ayokong sukuan ng anak ko. Namatay na nga yung ate at nanay niya sa sudok. Susunod pa ba siya agad? Ayoko, sir. Ayoko po. Sir Delphine, nakikiramay po ako sa nangyari sa asawa at isa pang anak ninyo. Pero, huwag po kayo mag-alala. Tama po, hindi natin susukuan si Mike. Tutulungan po namin kayo. Kaya nga po ako tumawag kasi gusto ni Congressman na magpadala agad ng pera sa inyo. Ay, talaga po? Yes sir, paunang 20,000 po ang ibibigay ko ngayon. Tapos may isusunod pa hanggang sa gumaling si Mike. Nako, salamat po. Salamat po ng marami, sir. Pero, Sir Delphine, may gagawin lang po tayo para ma-send ko sa inyo yung pera. Kailangan po para secured tayo. Malaking halaga po ito eh. Make sure natin na hindi mawawala. Sige po. Nang makuha namin ang OTP ni Mang Delphine, hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga kasama kong sina Manny at Ron. Mabilis ang pinasok ang e-wallet account ng target at nilipat ang lahat ng lamang pera bago pa mapalitan ang password. Sir Jupiter, tiba-tiba kami noon kasi nasa mahigit kumulang 100,000 pesos ang laman ng account. Salaping agad naming dinagdag sa mga nauna pang nakulimbat saka pinaghati-hatian. Grabe, wala akong masabi.
Husoy mo talaga, pre. Pang best actor ka talaga, no? Siyempre, kailangan galingan para makabingo tayo. Ayan, oh, bingo nga. O siya, gaya ng dati. Isisend ko lang sa iyo yung pera. Mabilis lang to ngayon. Sure, tol. Masaya akong umuwi noong gabing yun, Sir Jupiter. Nakapag-grocery at meron pang dalang 2 kilong lechong baboy para kina nanay at tatay at sa mga kapatid ko. Nakabili rin ng bagong sapatos at cellphone para sa sarili ko, tapos may malaking halagang naitabi bilang ipon. Sa totoo lang, nakararamdam din naman ako ng konsensya. Lalo na para kina Manong Delphine at Mike. Pahapi-hapi lang ako samantalang may batang nag-aagaw buhay sa ospital. Isang 5 anyos na paslit, biktima ng sunog at nangangailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Kumusta na kaya si Mike sa ospital? Nakahanap kaya si Namang Delphine ng salaping pamalit sa ninakaw namin? Kung makaliligtas man ang bata, kumusta kaya ang magiging buhay niya? Pagkakaalam ko, napakalala ng pagkakasunog niya. Hindi kaya siya magkaroon ng permanenteng kapansanan? Marami na kaming nanakaw na pangdonasyon dapat sa mga pasyenteng kritikal ang kalagayan. Yung iba nga, namatay pa. Kasi naudlot ang pagpapagamot. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit hindi ako mapalagay kakaisip kay Mike. Sanay na dapat ako sa kalakaran namin eh. Immune na dapat ako. Bakit ako nagkakaganito ngayon? Nakatulog ako nang di mapanatag, Sir Jupiter. Maski sa panaginip, hindi ako nilubayan ng magulong iniisip. Madilim ang paligid dahil sa napakakapal na usok at ramdam ko ang init ng nagngangalit na apoy. Pinilit kong hawiin ang usok habang inaaninag ang paligid. Nang mapalingon ako sa may sulok, may natanaw akong isang maliit na figura. Isang bata. Hindi ko man sa makita ng maayos dahil sa usok, kita kong nakaupo ito sa may sulok habang yakap ang tuhod. Wala ring humpay ang palahaw niya ng saklolo habang unti-unti isang dinidilaan ng apoy. Tulong! Tulungan niyo ako! Nay! Nay! Tulong! Hindi ko na kaya ang init! Mahapde! Masakit! Nay! Nay! Saklolo! Nasaan ako? Sunog! 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 Bata? Bakit may bata dito? Noong una, kumukurot sa puso ko ang pagsusumamo ng bata, Sir Jupiter. Subalit, di nang tagal. Unti-unting kumukupas ang kilabot sa kanyang boses at naging nagsusumikaw na galit. Ramdam kong para sa akin ang galit na yun. Napakalakas ng kalabog ng dibdib ko at nananakit ang tenga sa lakas ng kanyang hiyaw. Tulong! Saklolo! Bakit mo ginawa sa akin to, kuya? Bakit? Ha? Ano bang? Bakit mo ninakaw ang tulong na para sa akin? Bakit, kuya? Bakit? Anak lang, ano yun? Anong klaseng panaginip yun? Mike? Hindi ko na kinaya ang panaginip ko at nagising na ako. Habol hininga, pawis na pawis at napakasakit ng ulo. Tunog ng tunog ang cellphone ko pero hindi ko pinansin. Sa halip, bumangon ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Madilim pa, kaya naisip kong bumalik muna sa kwarto para maglaro ng computer games.
Gusto kong malibang kahit papaano at mabawasan ang magulong iniisip. Subalit, nang makabalik ako sa kwarto, napansin kong hindi pala alarm ang tunog ng cellphone ko. Isa itong tawag. Akala ko talaga si Noel o isa sa mga tropa ko, kaya't sinagot ko nang di tinitingnan ng numero. Sino to? Hello? Hoy, sino ba to? Bakit ayaw mo magsalita? Hello? Naglaho ang lahat ng iniisip ko dahil sa pagkainis sa kakaibang tawag, Sir Jupiter. Hindi nagsasalita ang nasa kabilang linya. Mabibigat lang na paghinga ang naririnig ko. Tiningnan ko ang numero at nakitang unknown caller pala ito. Bubulyawan ko pa sana ulit pero naputol na ang tawag. Tulong! Saklala! Hindi ako sigurado kung bakit, pero bigla ko ulit narinig ang pagsusumamo ng bata noong tatawagan ko sana ang unknown number. Natigilan ako at nabitawan ang phone. Natauhan na lang ako nang biglang tumunog ang phone na nakabalandra sa sahig. May text si Noel. Kung pwede raw, puntahan ko siya sa kanila. Doon na niya sasabihin kung bakit. Hindi na rin naman ako makatulog ulit noon, kaya bumiyahin ako papunta kina Noel kahit papasikat pa lang ang araw. Pagdating ko, ilang bote ng beer kaagad ang nakita ko sa lamiseta ng sala. Ano ba't pinapunta mo ako rito, pre? Mukhang sabog ka yata. Halatang wala kang tulog eh. Oo. Di kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ang sama ng panaginip ko. Ha? Nanaginip ako ng masama. Pwede mo akong pagtawanan kasi hindi naman tayo dapat tinatabla ng ganitong alalahanin eh. Pero ewan, hindi ko maalis sa isip ko yung sa nasunog na bata eh. Kay Mike? Napanaginipan mo si Mike? Tapos, andun kayo sa nasusunog na silid o bahay? Ikaw din? Oo, Tol. Hindi siya mawala sa isip ko. Tapos, ayun, binangungot ako. Ngayon naman, binabagabag ako ng posibilidad na baka patay na yung bata. Yun marahil yung dahilan kaya nangyayari sa atin to. Teka, brada. Sagutin ko lang. Hello? Hello? Sino to? Hello? May tao ba? Walang nagsasalita. Puro mabibigat na paghinga lang, di ba? Abay, pinagtitripan yata tayo eh. May tumawag din sa yung ganito? Oo, kanina. Nung magising ako matapos ng bangungot. So, teka. May nakakaalam kung sino tayo? Visit naman, Noel. Ang gulo na nga ng isip ko, dumadagdag pa yung caller na yan. Kunin mo na nga iniihaw mo doon nang may pulutan na tayo. Iniihaw? Wala naman akong iniihaw. Pero, teka. Anong amoy yun? Sunog na karne? Ha? Hindi ba ikaw nag-iihaw niyan? Nagtaka kami sa naaamoy namin, Sir Jupiter. Mukhang galing lang kasi sa loob ng bahay ni Noel, sumalit wala nga raw nag-iihaw ng karne noong oras na yun. Tumayo si Noel at tumungo sa kanilang kusina para hanapin ang pinagmumulan ng amoy.
Pero nang taka ako, nang matanaw kong nanigas siya sa kinatatayuan sa may bungad ng kusina. Hoy, pre, ano ginagawa mo dyan? Bakit? Natigilan din ako sa tabi ni Noel nang makita namin ang isang batang tostado. Sunog na sunog ang malaking bahagi ng katawan. Ni wala ng kabilang tenga, ubos na ang buhok at nagmimistulang sa isda ang kanyang mga mata. Hindi ko siya naaninag ng maayos sa panaginip ko pero sigurado akong siya yun. Siya talaga yun, Sir Jupiter. Si Mike talaga yun. Tulong! Saklolo! Kuya! Tulong! Umugong sa pandinig ko ang boses ni Mike. Sinubukan kong takpan ang mga tenga ko, ngunit napakalinaw pa rin ang kanyang sumamo. Nang marinig kong nagsusumigaw na si Noel, di ko na rin napigil ang sariling humingi ng saklolo. Subalit sa bawat buka ng bunganga ko, pumapasok ang usok sa baga ko. Bagamat nasa isip kong panaginip, bangungot o pangitain lang ang lahat, ramdam ko namang kumikirot ang baga ko dahil sa nalalanghap. Nakasusulasok ang itim na usok at napakainit ng dila ng apoy. Napaupo na ako sa sahig, tapos namalayan ko na lang nakatabi ko na ang batang sunog. Mike? Anong kailangan mo sa akin? Patay ka na ba? Patay ka na! Kuya, bakit mo ninakaw ang tulong na para sa akin? Bakit? Iba yung kilabot. Konsensya at awa ang magkasabay kong naramdaman. Gusto kong itakas at iligtas ang sarili ko pero ramdam ko rin gusto kong isalba si Mike mula sa nagngangalit na apoy. Ang tanong ko, paano? Paano ko siya isasalba kung tapos na ang sunog at ninakaw namin ang kanyang pag-asang makapagpagamot? Mike, patawan. Alam kong wala itong magagawa pero patawarin mo ako. Kami, alam kong napakasasama naming mga tao. Nararapat sa aming maparusahan dito sa mundong ibabaw at kahit sa kabilang buhay, pero sana mapatawad mo kami. Namalayan ko na lang ang sariling nakahiga sa sofa sa may sala, Sir Jupiter. Natanaw kong naroroon na pala ang dalawa pa naming kasama na sina Manny at Ron. Nagpunta raw sila sa bahay ni Noel kasi napapanaginipan din nila si Mike at nadatnan na lang nila kami ni Noel na walang mga malay sa may kusina. Si Noel, nasaan niya pala si Noel? Huling naalala ko bago mawala ng ulir at dinig ko ang pagsusumigaw niya sa gitna ng usok. Napabalikwas ako ng bangon nang maalala ang kaibigan ko at napanatag nang makitang naroroon ito sa may kabilang sofa. Nang magkamalay si Noel, nag-usap-usap kaming apat. Mukhang galit yata sa atin yung multo ng bata. So ano na? Sasauli natin yung 100,000 kay Mang Delphine. Paano? Nababaliw ka ba? Mabibisto tayo dyan eh. Kalabuso tayo pag nagkataon. Ganito, manghahack tayo ng e-wallet account kahit walang laman. Tapos ilalagay natin dun yung funds. Yun yung gagamitin natin para ihulog yung pera kay Mang Delphine. Pagkatapos ng meeting, agad kaming kumilos, Sir Jupiter. Nang hack kami ng isang e-wallet account. Nilamnan yon ng pera at saka ipinadala namin sa account ni Mang Delphine. Buong halaga ang ibinalik namin sa kanya. Nagpasobra pa nga kami ng medyo malaki-laki rin. Bagamat hindi pa rin maayos ang mga pakiramdam namin noon, buong akala namin tapos na ang problema.
Kinagabihan, matapos naming palihim na isauli ang pera ni Mang Delphine, muli kong napanaginipan si Mike, ang batang tustado. Kagaya ng mga naunang panaginip, nababalutan pa rin kami ng napakakapal na usok at napakainit na apoy. Subalit iba sa mga nauna, matinding galit na ng bata ang bumungad sa akin. Ang dating boses na nababalot ng takot, tuluyang naging masidhing puot para sa akin. Bakit kuya? Bakit? Bakit mo ako ninakawan ng tulong? Ng pag-asa? Sabihin mo! Mike? Mike, ikaw ba yan? Ano pang kailangan mo? Binalik na namin yung pera sa tatay mo. Lubayan mo na ako. Tama na. Tama na. Ninakaw niyong pag-asa ko. Ninakaw niyong buhay ko. Nagising ako sa isa na namang tawag sa cellphone ko, Sir Jupiter. Habol hininga at hindi maialis sa isip ang itsura ng batang tostado. Nanginginig akong inabot ang cellphone ko. Nag-aalinlangan at baka si Mike ulit ang tumatawag. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang si Noel pa lang tumatawag sa akin. Sinagot ko ito at hindi ko na ikinagulat ang kanyang mga sinabi, bagamat labis akong nangilabot. Pre, napanaginipan mo rin ulit? Oo, Tol. Hindi ko alam kung ano pa bang kailangan niya. Ibinalik na natin kay Mang Delphine yung pera. Bakit pa siya nagpaparamdam sa... Puntahan natin si Mang Delphine. Puntahan natin yung burol ni Mike. Humingi tayo ng tawad. Sigurado ka? Makukulong tayo, Noel. Makukulong tayo. At isa pa, hindi naman garantisadong titigilan tayo ng multo eh. Baka nga samahan pa tayo niyan sa kulungan eh. Ang malala, baka bigla tayong silaban ni Mang Delphine doon mismo. O bakit may naiisip kang ibang solusyon? Ako wala eh. Wala nang ibang paraan, Brad. Naiisip ko lang, hindi tayo titigilan ng impactong yan hanggat hindi tayo humihingi ng tawad sa mismong harapan niya. Pagkatapos naming mag-usap ni Noel, kinausap naman namin si Manny at Ron. Gaya ng inaasahan, pinagpakitaan din sila ulit ng batang sunog. Doon na namin tuluyang napagkasundo ang lumantad kina Mang Delphine at humingi ng tawad sa personal. Subalit hindi namin alam kung lulubayan na ba kami ni Mike kung sakaling gawin namin ang plano. Ang sigurado lang, ipapakulong kami ni Mang Delphine. Namatay ang anak niya dahil sa amin. Namatay ang anak niya dahil sa katarantaduhan naming apat. Pero, ano ba itong iniisip ko? Hihingi kami ng tawad para lubayan na kami ng batang tostado? Isang makasariling pasya pa rin. Lumalabas na gusto lang talaga naming iligtas ang mga sarili namin mula sa kanyang galit. Lumalabas na gusto lang talaga naming makawala sa nakakikilabot niyang presensya. At alam kong hindi tama yun. Hindi tamang humingi ng tawad kay Mang Delphine dahil sa ganitong kababawan. Ang kailangan, humingi kami ng tawad kasi nagsisisi na kami. Hihingi kami ng tawad dahil inaamin naming mali ang ginawa namin at hindi na namin ito gagawin ulit. At haharapin namin ang anumang parusa kahit makulong pa kami ng mahabang panahon. Mga kakwentong takipsilim, isinulat ko ang liham na ito
bago pa namin puntahan si Mang Delphine. Di kasi kami sigurado sa mangyayari. Posible kasing ipakulong na kami diretso at mawala ng pagkakataong ibahagi ang kwentong ito. Baka mawalan na kami ng pagkakataong sabihin itong aming babala. Huwag na huwag kayong magnanakaw, lalo na ng salaping pinaghirapan ng iba. Online hacking o scamming man yan o sa pisikal na paraan, huwag ninyong gagawin o itigil ninyo na. Hindi nyo rin kasi alam, baka hindi lang pera ang manakaw ninyo, kung hindi pati buhay ng isang tao. Hanggang dito na lang kwentong Takip Silim. Huwag niyo po kaming tularan. Jonathan ng Bacoor, Cavite. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog niyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Tessa, isang 20 anyos na college student at lagi ko po kayong pinapakinggan, lalo na kapag nagpapahinga ako sa studies ko para ma-refresh ang aking isip. Ang ikikwento ko po sa inyo ay nangyari dati tungkol sa aming kapitbahay. Napapagitnaan po ang bahay namin ng simentong bakod, pero naririnig pa rin namin sila. Nasa second floor po ang kwarto ko at may bintanang naka-jalousy kung saan tumatagos ang ingay nila. Anong gusto mong gawin ko? Lagi ka na lang ganyan. Mag-iiwalay na naman ba tayo? Tinataan mo lagi sa init ng ulo at hindi ka marunong makipag-usap ng matino. Hindi, sagutin mo tanong ko. Ilang beses kitang pinagbigyan pero hindi ka na nagbabago. O Tessa, isara mo na lang ang bintana mo para mas makatulog ka. Hindi na natin masasaway yung mga yan at pagpasensyahan mo na lang. Opo, pa. At hinahinay ka lang sa pag-aaral mo at magpahinga ka mabuti. Nangangayayat ka na naman. Okay lang po ako. Huwag kayo mag-alala. Sige po. Good night, pa. Dahil po sa pag-aaral ko at nadagdagan pa ng maingay naming kapitbahay, nagka-insomnia po ako at hirap po akong makatulog. Lagi po akong sinisilip ni Papa para makita kung tulog na ba ako o hindi pa. Alam kong lahat sila ay nag-aalala rin sa akin, kaya ganon. Isang araw po ay nakita namin na naglilipat ang kapitbahay namin at sa ibang lugar na daw sila maninirahan. Nakahinga po kami ng malalim.
dahil mababawasan na ang ingay dito sa amin. Oh, nak. Mas maimbig na ang tulog mo ngayon, ha? Opo. Tahimik na dito sa atin ngayon. Oh, sige. Hagaan mo na makatulog ngayong gabi, ha? Salamat po. Akala ko po ay tapos na ang mga maiingay na gabi dito sa amin dahil lumipat na ang mga kapitbahay namin. Pero ako po pala ay nagkakamali. Sumilip po ako sa bintana para makita ko kung saan nanggagaling ang ingay dahil wala na kaming kapitbahay noon. Hindi po ako makapaniwala sa aking nasaksihan at parang nahirapang iproseso ng isip ko ang nakikita ko. Nakita ko po ang isang malaking nilalang na parang gustong abutin ang aming bintana. Nasa second floor din po siya at katapat ko lang din ang bintana niya mula sa kabilang bahay. Natakot po talaga ako dahil nakalaylay ang bunganga niya at parang halos hindi ako makagalaw nung nakita ko ang mga mata niyang walang laman. Kung saan po dapat nakalagay ang mga mata ay itim lang ang mayroon. Sobrang haba din po ng mga braso niya at nalampasan niya ang pader na bakod at halos maabot ang bintana ko. Kulang na lang po ay magkaroon siya ng sungay at mukha na talaga siyang demonyo. Hindi ko po talaga alam ang aking gagawin ng panahon na iyon, Sir Jupiter. Ang bahay at kwarto ko po kasi ang iniisip ko na pinaka-safe na lugar. Pero kayang abutin at puntahan ng nilalang na ito. Nagtago po ako sa gilid ng cabinet ko at tinawagan ko na lang si Papa sa cellphone para puntahan ako. Parang nawala na po ng lakas ang tuhod ko at hindi ako makalakad ng maayos. Pa? Pa, puntahan mo ako dito sa kwarto. Ha? Bakit? May ano dito, pa. Hindi ko alam kung multo o halimaw ba to. Basta, puntahan niyo po ako dito sa kwarto ko. Sige, sige. Nasaan? Nasaan na sinasabi mo? Doon, pa. Nandun sa bintana ng kapitbahay. Ang haba ng kamay niya. Abot niya tong bintana ko. Diyos ko, wala naman. Sigurado ka ba? Baka nananaginip ka lang. Oh, wala naman dito. Tignan mo. Meron talaga, pa. Nakita ko talaga. Ay, itulog mo na lang kaya yan. Baka kulang ka lang din sa tulog. Hindi po naniwala ang mga kasama ko sa bahay. Kesyo, baka dala lang daw po ng insomnia ko, kaya namamalikmata lang ako. Ilang gabi lang po ang nakalipas matapos noon ay nangyari ulit. Pero mas kakaiba na po ito. Ano na naman to? Diyos ko naman! Nakababa at nakatakip na po ng kurtina ang bintana ko nung gabing iyon. Natatakot po ako kaya ayokong lapitan ang bintana dahil baka kung ano na naman ang makita ko. Nagdasal po ako ng taimtim at tumahimik ang kapaligiran. Akala ko po ay tapos na yun pero... Isang malaking bato po ang tumama sa bintana ko at basag ang mga salamin. Sa sobrang lakas po ng sigaw ko ay napasugod sa kwarto ko sila Papa at Kuya Roy. Ano nangyari? Pa, may bumato sa bintana ni Tessa. Anak, nasaktan ka ba? Hindi naman po.
Hoy, kunin mo yung flashlight, ilawan natin. Baka nandito pa yung makawalang yang yan eh. Eto po pa. Pero tignan nyo, parang walang tao. Siguraduhin natin. Puntaan natin ngayon din. Sige pa, tara. Pa! Maiwan ka na dito. Doon ka muna kay mama mo sa kabilang kwarto. Kami na ni kuya mo ang bahala dito. Sinugod po nila Papa at Kuya Roy ang kabilang bahay pero nakakandado po ito at halatang walang tao. Para po makasigurado ay dumiretso pa po sila sa barangay para isumbong ang nangyaring pambabato. Sir, halata namang walang tao dito eh. Baka sa labas ang galing yun ng bato. Ang lakas naman niya kung kaya niyang gawin yun. Ang laking bato na tumama sa bintana ng anak ko eh. Eh baka pwede po natin pasukin para makasigurado po tayo. Ay, hindi natin pwedeng gawin yan, sir. Police lang po yung pwedeng umintrada dyan at kailangan pa nila ng search warrant para mapasok yung bahay dahil kung hindi matatrespassing pa tayo niyan. Eh paano naman mapapanatag ang loob namin dyan? Eh ganito na lang ho. Magroronda na lang ho kami tuwing gabi dito para mas pata namin yung nambato at kung ano-anong nangyayari sa bahay na ito. Sir Jupiter, hindi ko na po talaga kinaya at lumipat na ako ng kwarto. Nakipagpalit ako kay Kuya Roy. Tinakpan po niya ang bintana at nilagyan ng plastic para makoveran ang nabasag na salamin mula sa pambabato. Nagronda po ang mga tanod at nakisilip pa sila Kuya at Papa. Pero wala silang nakita at tahimik lang sa lugar namin. Ilang beses pa po nila inikutan ang bahay, pero wala pa rin. Pero nagbago po ito ng pangalawang gabi ng pagtulog ni Kuya Roy sa dati kong kwarto. Sinong nandyan? Kung sinong nandyan, sinasabi ko sa'yo, hindi kita sasantuin. Dahan-dahan daw pong nilapitan ni Kuya Roy ang bintana para silipin at alamin ang pinanggagalingan ng tunog na parang pinipitik ang inilagay niyang plastic na bintana. Nakakakilabot daw po ang nilalang na nakita niya. Kapareho sa aking nakita dati. Inilawan daw po niya ito ng flashlight at nakita ng malapitan dahil mas malapit na daw po ito sa bintana at nasa kalagitnaan na ng pagtawid papunta sa kanyang kwarto. Pareho po kami ng kwento. Isang malaking nilalang na walang mata at purong kadiliman lang ang nasa pwesto nito. Sobrang hahaba rin daw po ng daliri nitong nakahawak na sa bintana ang kamay. Hindi raw po nabilang ni Kuya dahil sa pagkakagulat niya. Pero mas marami pa daw po sa lima ang daliri nito sa isang kamay pa lang. At dahil daw po mas nakita niya ito ng malapitan kumpara sa akin, nakakakilabot daw na parang nakangiti ito sa kanya at parang tumatawa pa. Oh, ano nangyari? May nambato na naman ba? Pa, yung kinuwento po ni Tessa dati, totoo yun. Nakita ko rin yung nilalang na sinasabi niya. Pero wala naman tao dito sa kapitbahay. Nakayupi yung plastic na tinakip mo mula sa labas sa pagkakayupi. Malandemonyo po yung itsura, pa. Sabi ko sa'yo eh. Pero anong gagawin natin yan? Magdasal tayo na sama-sama. Ito na lang ang magagawa natin. Tawagan ninyo si mama niya. Magdasal tayong lahat.
Kinabukasan po ay may mga bagong tao sa kabilang bahay at ire-renovate ito para palakihin at pagandahin. Nakiusyoso po sila mama at papa ko sa mga may-ari ng bahay. Kayo po ba ang may-ari ng bahay? Oo, pinaparenovate namin dahil sa nangyari sa nakaraang nangungupahan dito. Bakit? Ano po ba ang nangyari sa kanila? Marami daw siyang nararanasang kakaiba dito sa bahay. Huwag niyo na lang ipagsabi ha, baka wala nang magrenta dito sa amin eh. Pero ayun nga, kung ano-anong kababalaghan daw ang nararanasan nila at parang mabilis uminit ang ulo nila at lagi silang galit. Parang konti na lang daw, pakiramdam na nila eh, sinasaniba na sila dahil sa ginagawa nila at sinasabi ang mga bagay na hindi naman nila gawain dati. Ah, ganun ba? Kaya pala lagi naming naririnig na nag-aaway sila dyan. Oo nga eh. Pasensya na kayo at buti hindi kayo nagreklamo. Huwag kayong mag-alala. Nagpatawag kami ng pare para pabendisyon na ng bahay mamayang hapon. Isasama na rin namin ang bahay ninyo para mawisikan din ang holy water at madasalan. Salamat. Naisip po namin na ang nilalang na aming nakita ay isang diablo o masamang espiritu na gustong lumipat sa bahay namin matapos lisanin ng mag-asawa ang katabing bahay. Sa awa po ng Diyos ay hindi na ito naulit at hindi na namin nakita pang muli ang maladimonyong nilalang na iyon mula nang mapabindisyonan ang bahay at nagsimula na rin po akong makatulog nang mas maaga. Magandang araw po, Sir Jupiter. Sa buong takipsilim team at mga laging nakikinig dito, lalo na sa mga nag-aabang ng premiere katulad ko. Ako nga po pala si Randall, isang college student at ang kwento ko po ay tungkol sa kapitbahay ng tita ko. Mahigit isang taon na po ang nakakalipas mula nang mangyari ito. Kasagsagan po ng lockdown noon dahil sa COVID at sobrang bored ako sa bahay namin. Mabuti na lang po ay tinawagan ako ni tita para may gawin akong iba. Hello, Randall. Hello po, tita. Kausapin niyo po si Mama. Ah, hindi na at nagmamadali ako. Randall, aalis ako eh. Mahigit isang linggo akong mawawala. Alam mo naman ang trabaho ko. Baka pwede mong bantay-bantayan ang bahay. Kahit mga dalawang beses mo lang tulugan at siguraduhin mapapakain ang mga alaga ko. Ah, sige po, walang problema. Ay, salamat naman. Idadaan ko na lang dyan ang susi at ang pamirienda ko sa'yo, ha? Kahit huwag ka nang maglinis o kung ano. Basta nasa ayos lang ang lahat, ha? Ay, nakakaya naman po. May pamerienda pa. Naku, pahiya-hiya ka pa. Sige na, at papunta na ako dyan. Alam mo naman na konti lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sige po. Kinagabihan din po ay excited akong pumunta sa bahay ni tita. Panahon po ito na walang masyadong jeep at nilakad ko lang ang bahay nila kahit may kalayuan at dumating ako doon nang madilim na bago pa kumagat ang curfew. Mayaman po si tita at malaki ang bahay niyang siya lang ang nakatira mag-isa. Mayayaman din po ang mga kapitbahay na matataas ang bakod. Yung tipong hindi sila magkakakilala dahil busy silang lahat. Madali rin pong alagaan ang mga pets niya dahil puro ibon lang naman sa labas
at isang exotic na pusang buntis. Nakadagdag din po sa interes ko ang kapitbahay nilang isang magandang babae na halos kaedad ko lang. Hi. Dito lang ako kay Latita ko, yung doktor. Eh, magbabantay lang ako sa bahay niya. Baka isipin niyo kasi magnanakaw ako eh. Sorry. Sige pala, pasok na ako dito sa bahay ha. Hindi po ako pinansin ng babaeng kapitbahay ni Tita. Napakamot ulo na lang po ako dahil inisip kong mga isnabera talaga ang mayayaman. Malaki din po kasi ang bahay nila at may malawak na lawn katulad ng kay Tita. Pero mas old school or classic style kung ikukumpara sa bahay ni Tita na mas modern. Pinakain ko po ang mga alaga ni Tita at nanood po ako ng horror movie sa Netflix. Hindi naman po kasi ako matatakutin kahit mag-isa lang ako. At sobrang bilis ng internet dito kumpara sa amin. Pero wrong move po ang ginawa kong ito. Mag-iwalay na naman pa tayo? Lagi ka na lang ganyan. Hindi, sagutin mo ang tanong ko. Dinadaan mo lang. Nung una ay akala ko part lang ng pinapanood ko ang sigaw ng babaeng narinig ko. Pero umulit-ulit po at nanghihingi ng tulong. Hindi ko pa rin pinapansin pero na-realize kong totoong may sumisigaw nang i-pause ko ang movie para kumuha ng merienda. Napansin ko po na galing sa kapitbahay ang sumisigaw, kaya nagmadali akong lumabas para tingnan ang nangyayari. Naaaninag ko po na may parang gulo na nangyayari sa second floor, kaya lumabas ako ng gate para lumapit. Paglabas na paglabas ko po ng gate ay parang ang lamig ng paligid. Paglapit ko po sa gate ng kapitbahay, ay nakita ko na nakabigti ang kapitbahay na babae. May salamin po kasi sa hagdan nila, kaya makikita yun mula sa labas. Sir Jupiter, hindi ko po makakalimutan yun. At totoo ang nakita ko. Dahil nangingisay-ngisay pa yung babae. Mataas po ang bakod nila kaya hindi ko matalon papasok. Sinubukan ko pong tumawag ng tulong pero biglang lobat ang cellphone ko at hindi gumagana ang wifi. Sinara ko po ang bahay ni Tita at tumakbo ako papunta sa checkpoint. Sir! Sir! Yung kapitbahay po namin nagbigti! Hoy, bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? May pass ka ba? Ito po. Sir, bilisan nyo. Hindi naman to pass para sa essential worker eh. Regular pass lang to. At hindi ka na pwedeng lumabas ng ganitong oras. Sir, bilisan nyo. Puntahan nyo yung kapitbahay namin. Nagbigti! Baka hindi nyo na maabot ang buhay yun. Teka, bakit hindi ka nalang tumawag sa station at pumunta ka pa dito? Eh, nalobat po ako, sir. Tignan nyo pa ito, oh. Eh, hindi naman lobat, ah. Nabasa yung nasabi mong bahay. Tsaka, taga dito ka ba talaga? Sir, tita ko yung doktor sa may malaking bahay sa Kamatsili. Please, puntahan nyo na po yung kapitbahay niya. Yung may mataas sa gate na pula. Umalis po ang mobile at naghintay ako sa checkpoint na makabalik sila. Nagtataka po ako dahil biglang full bat na ang cellphone ko, samantalang low bat kanina.
Ilang minuto lang po ang nakalipas at bumalik din ang mobile. Sir, anong balita? Nailigtas niyo po ba yung babae? Eh, pinaglololoko lang tayo nito eh. Alam ko yung bahay ng doktora sa Kamatchili, pero pinuntahan ko pa rin. Sige na, detain nyo na yan. Ha? Sir! Anong pinaglololoko? Totoo po yung sinasabi ko! Tama na yung kalokohan mo. Sumama ka na sa amin muna. Sir! Naman pong ganyan, sir. Nangingi lang talaga ako ng tulong sa inyo eh. Dinala po ako sa isang basketball court at pinaupo sa sahig. Kasama ko po doon ang iba pang lumabag ng curfew at 5 a.m. na kami pinauwi nung lifted na ang curfew. Hindi ko na lang po sinabi kila tita at kila mama para hindi sila mag-alala. Laking gulat ko po nang pagbalik ko sa bahay ni tita ay wala silang kapitbahay. Bakante ang lote kung saan ko nakita ang babae na nakatira sa malaking bahay na nagbigti. May konting bakas na lang po ng bahay na giniba doon pero wala talagang laman. Hindi po ako matatakutin pero sobrang kinilabutan po talaga ako. Hindi ko po alam kung imagination ko lang o talagang nakita ko. Parang sarili kong memorya, hindi ko mapagkakatiwalaan. Lumipas po ang ilang araw at hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari, lalo na yung nangingisay-ngisay na katawan ng babae habang nakabigti. Tumawag din po ulit si tita. Randal, kumusta naman sa bahay? Ay, okay naman po. Malinis naman po at napakain ko yung mga pets nyo. Huwag mong kalimutan ha. Papainumin ulit ng vitamin ng pusa ako ngayon. Sana mapuntahan mo. Ngayon po? Oo, bakit? May problema ba? Dadagdagan ko ang pangmeryenda mo. Ay, hindi po yun. Pwede po ba akong magsama ng friend ko? Naku ha, baka mamaya gawin mong ano ang bahay ko. Ay hindi po, lalaki po yung kaibigan ko, best friend ko si Darius. O sige, isa lang at huwag kayong magkakalat. Bakit kasi magsasama ka pa? Hindi naman nakakatakot ang bahay ko. Pero sige. Salamat po. Sinama ko po ang kaibigan kong si Darius para mag-overnight dahil malapit lang din ang bahay niya sa amin at hindi siya nang iiwan. Gusto ko lang po malaman kung totoo ba ang nakita ko o hindi. Tanghali po nang dumating kami sa bahay ni tita at pinuntahan namin ang bakanting lote. Oh, bakanting lote lang naman to ah. Hindi tol, nakita ko talaga. Obserbahan na lang natin hanggang mamaya kung mangyayari ulit yung sinasabi ko sa'yo. Oh sige, i-record ko sa phone yung makikita natin para may proof tayo. Pinakain ko po ang mga alaga ni tita at binigyan ng vitamins ang pusa niya. Kinagabihan, nanood po kami ng movie sa Netflix. Pero comedy na po ang pinanood namin ngayon. Mga bandang 9 o'clock po ng gabi, nang may nangyaring kakaiba ulit. Narinig mo yun? Nagkatinghinan po kami ni Darius at agad-agad na lumabas. Pati po si Darius ay hindi makapagsalita
dahil may malaking lumang bahay na nakatayo sa bakanteng lote. Nanginginig man po ang kamay ko sa takot, napatunayan ko rin na hindi ko lang imagination ang nakita ko dati. Parang may nag-aaway doon ah. I-videoan ko pa ba o tumawag na lang tayo ng polis? Paano nga? Eh walang bahay dyan. Di ba nga wala yan kanina? Tignan mo yung cellphone mo. Lobat po ang pareho naming cellphone at hindi gumagana ang wifi katulad ng dati. Ang plano ko lang po sa gabing ito ay malaman kung ano ang totoo. Pero hindi ko na alam ang gagawin ngayong naulit ang nangyari. Nasa tapat po kami ng malaking bahay at nakikita naming nanginginig ulit ang katawan ng babaeng nakabigti. Ano gagawin natin, Tol? Ano gagawin natin? Hindi ko alam eh. Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa pulis. Sige na, bumalik na tayo sa bahay. Gago. Ganito yung kapitbahay. Paano ba tayo makakatulog niyan? Sige na, umuwi na lang tayo. Curfew nga. Doon tayo magpapalipas ng gabi sa court. Gusto mo ba yun? Mas gusto ko naman yun kaysa dito. Napansin na lang po namin na tahimik na. Wala na yung tunog ng babaeng nasasakal sa lubid. Sobrang tahimik po at nakakakilabot. Pagtingin namin ay wala na rin ang babaeng nakabigti. Pagbaba po ng tingin namin ay nasa gate na ang babae. Nakatingin sa amin at may lubid sa liig. Bakat pa po ang latay sa liig niyang kulay violet na at sobrang puti po ng mukha ng babae. Parang walang dugo sa katawan niya. Hindi na po kami nagpatumpik-tumpik pa at tumakbo kami papalayo. Muntik na po kaming mabangga ng isang mamang nakabike at nagbebenta ng balut. Nakita po niya ang takot sa amin at kinausap kami. Sinabi po namin sa kanya ang tungkol sa bahay at babaeng nagpapakita lang tuwing gabi. May kwento dati riyan na yun yung multo ng isang babae na pinatay ng kanyang boyfriend. Yun yung nagmumulto. Pinalabas lang na suicide, pero binigti raw talaga ng boyfriend. At ang sabi nila ay tuwing gabi lang daw nagpapakita yan at lumalabas ang bahay na sinumpa niya. Pero bakit po ganun? Bakit kami nakikita namin at hindi nakikita ng mga pulis nung sinumbong ko? Siguro kasi... kasing edad nyo lamang yung boyfriend ng babaeng pumatay sa kanya. Yung mga mas matanda na. Lalo na ang katulad kong matanda na at may asawa at anak pa. Hindi pa raw pinapakita ng multong babaeng yon. Pucha, paano tayo yun? Bumalik na kayo sa bahay ninyo, baka ma-curfew pa kayo. Sabi naman kasi sa kwento nagmumulto yung babae, pero hindi niya kayang lumabas sa bakod. Hanggang doon lang siya sa lote. Kayo po, hindi kayo nako-curfew? Yung mga pulis sa checkpoint ang suki ko. Ale, bumalik na lang kayo doon. Huwag nyo na lang pansinin at tingnan. Bumalik po kami at hindi talaga namin tiningnan ang kabilang bahay. Nanood na lang po kami ng movie at nilakasan ang volume. Pagdating po ng umaga, wala na ulit ang bahay. Magmula po noon ay pumupunta pa rin ako sa bahay ni Tita para pakainin ang mga pets niya. Pero hindi na ako nagpapaabot ng gabi. At lalong hindi na ako nag-overnight. Kahit po hindi apektado si Tita ng multo, ay hindi ko na lang din sinabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit hindi na ako nag-overnight. May mga ibang kwento pa po ako, pero ito na lang po muna dahil ito ang pinaka-latest kong na-experience. Maraming salamat po sa inyo at magsisend ako ulit
sa future.